Kamusta mga iyakin? What? I mean, kamusta mga brad? Hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin matapos-tapos ang bangayan sa pagitan ng dalawang malalakas na underbone. Hindi nga po matanggap ni Boy Racing Racing alias Superman na isa-isa na nga po silang sinisibak ni SYMBF3I. It really hurts. Kaya nga ganito na lang lagi ang linyahan ng mga beater. Di marunong sa starting ang driver ng Raider FI. Raider FI malakas yan, di lang marunong gumamit. Wala namang kalatoy-latoy mag-drive tong si R150. Hehehe. Hindi panatining si Raider, mukha namang aabutan pa sa rektahan. So ganun nga po lagi ang linyahan ng mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Kahit pa nga siguro C1000R ang itapat mo dyan, ganun pa rin ang magiging linyahan nila. Hoy, gumising na kayo mga ulul! At para naman sa mga keyboard warriors, hanga po ako sa inyong pakikipaglaban gamit ang cellphone. Pero dahan-dahan na sa pagpindot, baka masira ang cellphone mo, iyakin ka pa naman. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay huwag ka nang mag-subscribe. Sige ka, masisira ang buhay mo. So mabalik tayo sa mga mandirigmang panay pindot. Alam nyo ba na ganito ang mga itsura ng mga siga na palaging naghahamon ng karera sa social media? At ganito naman ang itsura kapag natatalo. Maraming dahilan, ayaw talagang tanggapin ang pagkatalo. O ito, sa mga racing-racing, sige nga, pustahan tayo, hindi nyo kayang sibakin to. Kahit pa siguro 1000cc ang motor mo, hindi mo kayang maka-overtake dito. Oh, manyakis, manyakis. Sabi na nga ba, manyakis. Oh, siya, commercial muna. Oh, uminom na ng Milo para hindi bobo. Milo everything. So, bago pa man kayo mabwisit sa akin, ay meron lamang akong importanteng ibabahagi sa inyo. Sa akin nga pong pananaliksik. Sa 100% nga po na gumagamit ng Raider, mapa FI man o karburador, ay aking natuklasan na 80% para sa kanila ay mga mababait. Sila yung mga taong ayaw sa brand wars. Sila yung mga taong malawak ang pag-iisip. At higit sa lahat, sila yung mga rider na pogi. At doon naman sa 20% na mga beater, ay ito din ang aking natuklasan. Mga brad, alam nyo ba na sa 20% na ito ay 10% sa kanila, magulang, ang bumili ng kanilang mga motor? Ew, umaasa sa magulang. At ito pa ang malupit. Alam nyo ba na sa 20% na ito ay 5% sa kanila, mga walang lisensya? Yuck, walang lisensya. Ang lakas-lakas nyo manlait ng ibang brand, pero wala pala kayong mga lisensya, mga ulupong kayo. Napakapangit ng ugali nyo. Napakapangit ng ugali mo. So kahit ganun pa man, lamang pa rin ang mga naka-reader na mga mababait. So sa lahat ng mga mababait o kahit hindi na mabait, ride safe sa ating lahat. At dumako naman tayo sa bagong hari. Ay, bagong hari. Alam kong marami pa kayong gustong malaman tungkol sa motor na ito. At gusto ko nga lang din pong ibahagi ang aking mga nalalaman about nga din po sa motor na ito. Alam nyo ba na ang SYMBF3I 185cc ay unang inilabas sa Malaysia noong April 5, 2018? At kasunod naman itong inilabas sa Vietnam noong December 2018. At ito nga po ang isa sa mga pinaka-interesting. Dahil nga noong inilabas ito sa Vietnam ay may kunting binago sa motor na ito. Dahil nga po ang BF3I ay pinangalanan sa Vietnam na SYM Star SR170i. Yes sir, yes ma'am, tama po ang inyong pagkadinig. Ang BF3i 185cc nga po ay inilabas sa Vietnam na merong engine displacement lamang na 170cc. So kung bakit nila ito ginawa, dehens ko din alam. Siguro may sinusunod din sila na patakaran doon na ganito lang ang mga bracket-bracket pagdating sa mga engine displacement. Sa tingin ko, sa lugar nila, wala namang problema kahit ano pang motor na dalhin nila. Kasi wala namang tinatawag sa kanila na crab mentality. Dito sa Pilipinas lang yata, marami. Yung tipong kahit wala namang motor, pero ang lakas makalait. In short,
Pinoy lang malakas. At alam niyo rin ba na si BF3i ay merong little brother? Bago pa man lumabas si 185cc ay meron ng naunang 125cc. At ito nga po ay si BF125cci. At for the record, ito nga po ang kauna-unahang fuel injected na inilabas na motor ni Sanyang Motors or SYM. At alam nyo rin ba na ang SYM VF125i ay isang bersyon lamang po na inilabas sa mga bansa sa Europe? Dahil nga po pagdating dito sa Asia ay nag-iba na rin po ang kanyang pangalan. Ang motor nga po na ito ay unang inilabas sa bansang Malaysia noong August 27, 2016 at may pangalang SYM Sports Rider 125i. Nakalaunan nga din po ay inilabas sa Vietnam at pinangalanan din naman itong SYM Star X 125 EFI. At inilabas nga din po yan sa Pilipinas at pinangalan ng Sport Rider 125i. So magkaparehas nga po ng pangalan ang bersyon na lumabas sa Malaysia at dito sa Pilipinas. At ang specs nga po sa motor na ito ay 4-stroke single cylinder single overhead cam with 2 bulbs. At syempre EFI or electronic fuel injected. Air-cooled at merong 4-speed at manual semi-automatic. At ang kanya nga pong fuel capacity ay umaabot lamang sa 3.6 liters. Pero yung version nga po na nilabas sa Vietnam ay ang kanyang fuel capacity ay 4.2 liters. So mas lamang yung nilabas nila sa may Vietnam. At pagdating naman po sa braking system, ang sa unahan bahagi nga po ay naka-disc brake na at ang sa likurang bahagi naman po ay naka-drum brake pa. At ang kanya naman pong fuel consumption ay 55 km per liter. Tipid na rin, di ba? So yun, sana meron kayong natutunan sa aking video kahit wala namang kakwenta-kwenta. At kung meron man akong nakalimutang sabihin at kung meron din kayong gustong idagdag sa aking mga sinabi ay paki-comment na lang sa baba. At muli, ride safe, stay at home at stay safe at syempre stay alive. Okay, bye. At shoutout na rin kay Onolos Barberos. Boss, mabuhay ka. At shoutout din kay Benji Navarro. Boss, mabuhay ka din.